So tara na mga kalakwatsero. Tapos na tayo sa Botanical Garden. So ngayon papunta na naman tayo doon sa pinakabayan ng Los Baños, Laguna. Para doon tayo magla-lunch mga kalakwatsero kasi gutom na tayo, no? Kakagala natin doon sa may Botanical Garden. So itong kalsada na to, hindi ko to alam kung anong kalsada to mga kalakwatsero kasi sinundan lang natin yung mga tricycle kanina. Pero ito na yung papuntang ano, bayan ng Los Baños. Parang shortcut road to going to Liupi at saka sa bayan ng Los Baños na hindi na tayo nadaan doon sa may Manila Road. Sara na, ito na yun, no? Palabas na tayo. So yan na yung highway, yung Manila Road. At ito na rin yung pinakabayan ng Los Baños, Laguna. So gilid lang pala to ng 7-Eleven. Then mag lip turn tayo mga kalakwatsero. Yan, lip turn tayo. So ito na yung kalsada o highway papuntang Calamba, Laguna din. So tara na, biyahin muna tayo mga kalakwatsero. Maghanap muna tayo ng makainan. Siguro sa unahan mayroong Chowking doon mga kalakwatsero, malapit sa may UP Los Baños. Doon tayo magla-lunch kasi sobrang init at saka mag ano tayo, halo-halo din doon. So okay, continue tayo. So hindi ko ma-imagine mga kalakwatsero yung lawak ng UP Los Baños. So kanina galing tayo sa Botanical Garden, nalabas tayo doon sa isang exit. Ngayon, ito nabaybay na naman tayo sa may Manila Road. Then ang dulo naman ito mga kalakwatsero, papasok na naman tayo, mag-lip turn na naman tayo going to main gate ng ano, UP Los Baños. Diba? So napakalaki talaga ng UP. Itong likod nitong ano, itong bayan na itong Los Baños na to, itong sa may lip side natin, UP campus pa rin yan mga kalakwatsero, yung likod nito. So doon sa unahan, mag-lip turn na naman tayo. At doon ko ipakita sa inyo yung pinaka main entrance or main gate ng UP Los Baños. Kasi yung kanina, yung pinuntahan natin doon sa may Botanical Garden, hindi yung main gate mga kalakwatsero. Ano lang yun? Exit point lang yun, maliit lang yun na kalsada yung sa may Pili Drive. So yung pinaka main talaga dito, itong papasokan natin mamaya. So bago tayo papasok, kakain muna tayo doon sa may Chowking Los Baños. Sarap makaluhalo mga kalakwatsero kasi oh, sobrang init ng panahon. So yan yung ano natin, puntahan muna. Kakain muna tayo mga kalakwatsero. So yan, sa may unahan tayo mga kalakwatsero, mag-lip turn tayo. So maraming kainan na doon, papuntang UP Los Baños. So yun na mga kalakwatsero, nandito na tayo sa may Chowking, sa may UP Los Baños. Ito ay malapit na lang sa main gate or entrance ng UP. So yan o, sarap ng halo-halo mga kalakwatsero. Sa sobrang init kasi ng panahon, hindi kaya kung hindi tayo maghalo-halo. So na, ito na yung order natin mga kalakwatsero. So hintayin na lang natin yung chow pa natin. So unahin mo natin yung halo-halo kasi sobrang ano na, wow. Mga kalakwatsero, kain muna tayo. So tara na mga kalakwatsero, gala time na naman tayo. Continue tayo sa ating gala. Ngayon, nandito na tayo sa pinaka main entrance ng UP Los Baños. So yan yung admin building ng UP mga kalakwatsero. Tapos yan, oh, kita nyo dito sa harap ng admin nila. Napakaganda ng park. Yan, oh, napakaganda talaga ng UP mga kalakwatsero. So dito, makita mo na yung marami ng tao dito. Kaysa doon sa kanina, doon sa may ano, Botanical Garden. Kasi bandang bundok na kasi yun. Itong side na to, ito na yung bandang ano, Los Baños town proper. So yan, oh, marami ng tao dito. Although hindi na sila mahigpit ngayon mga kalakwatsero, pwede na tayong pumasok. Pero kung meron kayong 4 wheels, parang bawal no? Kung walang sticker. Hi!
kailangan mayroong sticker tayo ng UP para makapasok yung sasakyan nyo. So, yan na yung development and communication building yan sa may right side. So, hindi pa nagana yung mga billboard nila dito sa UP. So, itong sa harap natin, yan na yung Carabao Park. Yan o, hindi pa nagana yung billboard nila. Although napansin ko ngayon mga kalakotsero, maraming mga ano dito, estudyante. Parang meron silang activities, no? Maraming mga student na napasok. So, ito na yung Carabao Park, mga kalakwatsero. Yan, o. So, gagala tayo dito. So, napakalinis, no, ng UP, no? Sobrang linis pala itong UP, Los Baños, mga kalakwatsero. Tapos, yung mga, ano nila, tawag nun, itong mga flower arrangement nila, ang ganda. So, yan, ito na yung Carabao Park. Itong mga palm tree nila, ang ganda tingnan mga kalakwatsero. So, Carabao Park. Yan. So, based on history, itong UP Los Baños mga kalakwatsero ay nagsimula noong 1909 sa panahon ng mga Americans, nung nasakop tayo ng American colonial government. So, doon nag-start yung tinatawag na agricultural education and research dito sa ating bansa. So, alam niyo mga kalakwatsero, noong June 1909, noong nag-start na yung ano nila, enrollment dito sa may UP, 12 students pa yung initial na nag-enroll nung time na yon. So, ngayon, imagine niyo na dito napakarami na ngayong estudyante na nag-aral ng UP. So, nag-start lang sila sa 12 students, di ba? Grabe talaga. So, itong nasa gitna natin mga kalakotsero yan, parang tower. Yan, ang meaning yan is UP College of Agriculture Academic. Yan yun ang meaning na yan. Yan. Kasi itong university na to, it focus talaga sa agriculture. Yan yung tinatawag na College of Forestry and Natural Resources, itong UPLB. Sobrang daming buildings pala dito sa loob, mga kalakwatsero, no? Nakakalito na. Yan, no? Ang dami. So, itong ano kasi UP Los Baños, mga kalakwatsero, ang daming ano dito. Yan. Pansin niyo yung mga building na yan. May kanya-kanyang ano yan, mga parang designated ano, institute. Mayroon kasing tinatawag na Ecosystem Research and Development Bureau. So, ito naman, no? College of Arts and Science Building. Yan. Then, mayroon din ditong Institute of Renewable Natural Resources. Ang dami kong nakita ito, mga kalakotsero. Tapos, mayroon pang ano dito, yung tinatawag na College of Agriculture Engineering. So, itong side na ito mga kalakwatsero, parang may canteen dito. So, yan. Dito muna tayo. Titingin muna tayo dito mga kalakwatsero. So, yan. Tanaw natin yung library ng ano, UP. Yan itong building nito, sa may right side natin, ito na yung registrar. University Registrar ng UPLB, Office of the Registrar. Yan. Din dito, yan, parang may canteen dyan. Tapos, ang daming ano dito, parang pahingahan. Alam mo, kalakotsero, pagod na kami kakalakad sa lawak. So, yan yung registrar. Napakagandang building mga kalakotsero. Ang daming magandang building dito mga kalakotsero sa loob.
Tapos meron pa akong ano dito. Ayan ito. Ito na yung tinatawag na ano, UPLB University Library. Ayan, ayan. So, Agriculture Libraries ang ano nila tawag niya. Tapos mayroong park na naman sa gitna. Tinatawag na Pigaraw. Ayan o, yung nasa gitna o. Pigaraw ang tawag niya, mga kalakot zero. So, napakaganda mga kalakot zero kung yung mga anak nyo dito mag-aral sa UP. Napakaganda. Mas maganda yung mga ano agriculture na mga course para manumbalik na yung ano natin sigla sa agriculture. Kasi na behind na yung agriculture natin mga kalakot zero. No? Parang talo na nga tayo sa Vietnam ngayon. At saka sa Japan din yung agriculture nila. Korea. At saka Thailand. Tayo wala na eh. Behind na tayo. Kung tutusin tayo yung una na natuto about agriculture. Dati sila pa yung nag-aaral dito eh, yung mga foreigner. So karamihan dito, yung mga Vietnamese dito yung nag-aaral sa may UP. Pero ngayon, na-i-apply nila sa kanilang country, yan. Sumigla na yung agriculture nila doon. Pero kung tutuusin, dito sila nag-aaral sa bansa natin, mga kalakwat zero. So yan yung mga buildings, so sa loob, ang dami. Din dito din sa loob ng UP mga kalakot zero, nandito rin yung mga tinatawag na men's dormitory. Dormitory ba yan? Dorm. Ang daming dorm dito mga kalakot zero. Dormitory. Yan. So yun na nga. Yung mga buildings dito puro yan mga ano, research and development. So lahat na uri ng ano, plants. Animals at saka soil. Ito parang clinic to. Parang clinic siya. So yan o, sobrang lawak. Yan o, madami mga estudyante mga kalakot zero. So napaganda dito sa loob. No? Sobrang ganda talaga mga kalakot zero. So tara na, pabalik na tayo mga kalakot zero. Kakapagod na rin. At least nakita nyo yung ano, view ng UPLB campus. Yan yung sa labas mga kalakwat zero. Paglabas natin ng gate na yan, yan na yung mga kainan. Jollibee, McDonald's, Chowking. So, katabi lang ng main gate ng UP. So, paglabas natin dyan, wala na. Puro kainan na yan mga kalakwat zero. At saka mga malls. Ang daming malls dito. Bago mag-UP, nako, ang daming malls mga kalakwat zero. Although makakatipid tayo dito sa UP pero paglabas naman din na dami ng ano kainan. So yan o, McDonald's, Starbucks. So tara na mga kalakotsero, pabalik na tayo. Palabas na tayo ng UP Los Baños. So yan, may Jollibee pala dito mga kalakotsero. So, itong kalye na to, kasi ang dulo nito yung ano na rin eh, yung gate ng UP Los Baños. So, itong kalye na to, kumpleto na lahat, mga kainan. McDonald's, Chowking, Jollibee, Starbucks, daming restaurant, 7-Eleven, tapos mayroon pang mga grocery stores, mga malls. Nako, yan o, 7-Eleven. So itong kalsada na to, ito na yung diretso talaga doon sa may UP main campus mga kalakot zero. So buhay talaga yung business dito, mga negosyo pag back to normal na yung ano, face to face na yung klase, maybe ngayong June or August. Pagbalik na nitong mga estudyante, busy na tong kalye na to, lalo na siguro paggabi. Ngayon medyo tahimik pa kasi hindi pa man normal yung ano, wala pang face to face. Siguro mga 6 months from now, pag nabalik na yung ano, wala na. Dami ng tao dito, dami ng estudyante.
Yan oh. Daming mga commercial dito sa loob ng Los Baños. Yan oh, another 7-Eleven. So dami ko lang nadaan ng 7-Eleven mga kalakot zero. Dito pa lang yan ha, sa may Los Baños papuntang UP. Hindi pa to yung highway doon sa may Manila Road. So ganun ka ano dito sa UP, Los Baños. So tara na, awin na tayo mga kalakot zero. Dito na lang tayo. So, maraming salamat sa pagpanood. God bless us all. Thank you. Bye bye. Ako lang pala uuwi. Alas 3 pa kayo? Bye March. See you in April. Yan, Pinoy. Bye, Chip. Night sleep. Night sleep, oi. Yan, si Marika nagkangiti. Si Marco. Remembrance natin sa April. Hi. Si Milflor. Seryoso. Yan si ano, si Camille. Tapos na ang March. Sa April na naman kami.